Hello po! Isa naman po mapagpalang araw po sa ating lahat. Today po, I will be giving a quick tutorial po kung paano po tayo gagawa ng ating video lesson po using PowerPoint with the help of KineMaster po. Kasi naalala ko po pala, hindi po lahat ng teachers pare-parehas po ng ginagamit na Microsoft Office version po. Kasi hindi po pare-parehas po ang commands, lalo na po ang WPS po ang ginagamit natin. So, to begin with po, kailangan po may nagawa na po tayong slide presentation. Pag nagagawa na po tayo ng ating slide presentation, the next thing we do is to save our presentation into JPEG file. So, i-click mo natin ang file and then click save as. Hanapin po natin ang ating file destination. So, para po sa akin, meron na po kasi akong designated na file destination. And then, kung nakikita nyo po itong drop-down arrow po dito, click lang po natin yan. Hanapin po natin ang JPEG file interchange format. Hanapin po natin ang JPEG file interchange format. And then click save. And then ganito po ang lalabas na dialog box. Which slides do you want to export? So click lang po natin ang all slides. Dahil kailangan po natin ang lahat ng slides. And then click OK. Pagkatapos po nito, hanapin po natin kung saan po natin isinave. So, magiging folder po ang ating isinave. Magkakaroon po siya ng sarili niyang folder. So, ganito po ang kalalabasan ng ating isinave. Magiging picture format po siya or JPEG file. And then, the next thing we do is to save or transfer our JPEG files to our Android or smartphones. Para po ma-edit po natin ito sa ating KineMaster. Pag na-transfer na po natin ang file natin into our Android phones or smartphones po, we can now use KineMaster po. So, i-open lang po natin siya. And then we have to make a new project po. So, click the plus sign. So, the aspect ratio will be 16:9. Ganito po ang lalabas na screen sa inyo. So, kailangan po natin ilagay yung JPEG file po na galing po sa ating presentation. So, we have to click media. Hanapin po natin yung file. And then, ilagay na lang po natin siya according to the order po ng ating slides. Yan po, ilagay ko na po yung kailangan ko pong JPEG files. So, ngayon po, maglalagay na po ako ng voiceover po sa bawat slide. So, sa first picture po natin, maglalagay po ako ng voiceover po siguro for 10 seconds. So, 15 seconds. I-adjust ko po siya. Ita-drag down ko lang po siya dito. Ita-drag ko lang po siya hanggang sa desired length ng video po. And then, i-click po yung check. Pipindutin ko po yung voice para maglagay ng voice over po sa ating picture. So, i-click ko po yung voice.
So kung nakikita nyo po, gumagalaw na po yung ating soundbar. Ibig sabihin po niyan, active na po na naglalagay po tayo ng ating voiceover po sa ating slide. Ganun lamang po, nadali ang paglalagay ng voiceover. Halimbawa po, nasobrahan po natin para sa first slide, pwede po nating i-trim yung ating voiceover. Paano po iyon? I-click lang po natin yung voiceover natin, and then hanapin po natin yung trim, split, hanapin po natin sa ang banda ng timeline natin siyang gustong tanggalin. So, tatanggalin ko po itong nasa right part. Trim to the right of the head. Yan. Para hindi po magkaroon ng voiceover dito po sa second picture. So, we have to do that for the rest of the video. Tapos po natin, malagyan po ng voiceover po lahat po ng slides. I-click po natin tong icon na ito to export para ma-save po ang ating video. So, click lang, always po, ilagay po natin sa high. Kung hindi po kaya po sa max, naka-maximize po, medyo bawasan natin ng konti para po maganda po yung video quality. So, and then click export. And then, hintayin na lang po natin matapos. I hope may natutunan na naman po kayo sa akin sa araw na ito. Maraming salamat po. Stay safe and God bless us all.